Hi guys! Welcome to my channel. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng do-it-yourself milk tea. Though hindi talaga natin siya gawa kasi binili natin siya, pero kayang-kaya natin siyang gawin sa mga bahay natin. So, at saka napaka-affordable niya kasi kung bibili tayo ng milk tea, kuwari sa labas, sa mga ordinaryo lang is mga 60 to 70 pesos. Mas mataas pa nga. Tapos kung sa mga sikat naman is mga naglalaro siya sa 130 hanggang sa 200, di ba? So ngayon, gagawa tayo ng do-it-yourself milk tea natin sa bahay. So ang bibilin lang natin is isa lang. Ay, I mean lahat, pero mayroon lang tayong importanteng dapat bilhin ito, which is ito. So ito ay ang sikat na winter melon flavor. So isang ganito lang. So ang bili ko lang dito, 100. Though umorder ako ng cream cheese, so, hindi pa siya dumadating. So, ituturo ko naman sa inyo pag dumating yon kung paano tayo gumawa ng yung cream cheese flavor naman, which is my favorite sa Macau, di ba? So, ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng simple lang. So, yan guys. So, ang ginawa ko lang itong one pack ng black gulaman, which is 15 pesos only. Nilagay ko lang dito sa limang basong tubig. So, kaya limang baso lang nilagay ko kasi gusto ko medyo firm siya, yung matigas-tigas. Tapos nilagyan ko siya ng mga 3 tablespoon of sugar para hindi siya sobrang tabang. Para kahit pa paano may lasa na siya. So, ayan. So, this is our black gulaman. Guys, ito naman ang ating sago. So, dahil wala akong nakitang black sago, so regular lang to na sago. So, lalagyan na lang natin siya mamaya ng brown sugar para maging dark siya. So, yan. Lulutuin lang natin siya. Medyo matagal lutuin to eh. Yan, oh. Lalaki ko mamaya. So, pag matamis na siya, kalasa na rin siya ng black pearl. Pwede na, di ba? Imitation. So, ngayon, guys, kumukulo na siya. Patayin na natin. Oops. Then, salin na natin siya dito sa ating molding. Ay, shit. Ayan. So, yan. Lagay lang natin siya dyan. Mamaya, pag tumigas na siya, anuhin na natin siya. Putul-putulin natin siya. So, ayan siya. Oh. Parang tinta ng pusit. Walang amoy. Guys, yung in-strain ko yung unang sabaw nung pinagpakuluan natin ng ating gula, sago. So, ang gagawin ko ngayon is maglalagay ako ng sugar dito. Mga to. Depende sa inyo kung gaano katamis niyo gusto, pero madami itong nilagay ko, mga 1/4 or 1/2. Or hindi, less than 1/2. Tapos ilalagay ko na to para tumamis na siya. So ayan. Para ma-absorb na yung tamis, ma-absorb na ng sago. Lagi ko itong ginagawa sa sagugulaman. So, same recipe lang. Ngayon po nga kung gano'ng katamis. Mag-aarnibal ito mamaya. Hindi pa masyado. Lagay ko na itong buong 1/2. Buong 1/2 of sugar. So, siguro masyadong madami yung sabaw ko. Pero kasi matutuyo yan mama, kasi hindi pa kulo yung yung pearl natin. So, yan. Pakuluin lang natin yan. And then, check na lang natin. Ayan. Medyo lumalaki. So, after 1 hour, guys, ganito pa rin siya. So, hindi ko alam kung kailan siya maluluto. Kasi nga, may nabibili naman kasing tapioca pearls sa mga bilihan ng milk tea. Kaya lang, hindi siya available kanina. Milk tea na. So, ayan. So, konti pa, update ko kayo. 1 eternity later. Ayan guys, ita-transfer ko na yung ating mga sago. So, na siya, lumaki na din siya sa ating store nito. Ayan. So, madami-dami din siya. Tabi na natin siya. Tapos, ito namang ating black gulaman. So, hiwain natin siya. Bali, kanina bumawas na ako dito kasi nag-sample na ako. At ang sarap-sarap niya. So, hiwain lang natin siya ng maliliit.
para masipsip siya ng straw. Yes, pagkatapos ng ating horizontal, mag-vertical slice naman tayo. Oops. So, yun ang maganda pag dito nakalagay kasi mabilis yung hiwa. So, mas maganda yung maliliit kasi nga gagamit tayo ng ating straw. Ayan. Ayan, maliliit na siya. So, ngayon, transfer naman natin siya dito. Oops. Ayan. Ayan, guys. So, ready na tayo. O, ayan na nga guys, let's start. Pero before anything else, so ulitin ko ito. Nabili ko sa ano to, sa may bandang, yung mga juice section ng, sa palengke lang. Meron kasi makikita nyo doon. Ano to, Enjoy. Enjoy yung, ang brand niya. So ito yung mga doon yung bilihan ng mga shake na, yung mga ordinaryong shake lang, mga ube, cookies and cream, mga ganon, ganon. Doon ko na ito nabili. Ano to, 100 pesos, good for 4 to 6 liters. So, ang dami nun. Madami-daming pag-milk tea yun. So, yan siya. Nabili ko siya doon. So, affordable, diba? So, next time naman, pag dumating ng aking cream cheese, gagawa ulit tayo. Papakita ko naman sa inyo. Ito naman, guys. Doon ko rin nabili. 10 pesos lang straw. So, madami-dami na din yan. And then, ito. Mura lang to. 15 pesos lang yung isang sachet. Pinakita ko naman sa inyo kanina ganun. So, madali lang naman siyang gawin. So, okay lang kahit unti lang. Unlike ito guys, ito yung medyo mahirap gawin sa lahat. So, although hindi black pearl to, kasi wala akong makitang black pearl or mahirap siguro hanapin yun. Kahit minsan di pa ako nakakabili nun. Ito naman is ang 1/4 kilo. Yung kaninang pinakita ko sa inyong niluto ko, 1/4 kilo yun, which is 24 pesos. Na nilagyan ko ng 1/2 kilo ng sugar. So, all in all, ang nagastos natin dito sa mixture na to, I mean, kasama yung naka, yung pang ano ko, pang picture ko is 50 pesos or 24 plus 24, almost 50 pesos, ayun. Pero matagal-tagal naman din siyang gagamitin, di ba? Kasi nga, mahirap nga siyang gawin. And then, yellow lang. And then, yun lang. Start na tayo. So, ilang ingredient mo? 1, 2, 3. Bonus na yung yellow. Di ba? So, yan. Let's start. Guys, gagamit ako ng cold water. And guys, lalagyan ko siya, lag ko lang siya ng mga 2 tablespoons. So, oops, medyo mahirap pala ipagka siya. So, basta 2 tablespoons. Or, depende sa inyo. Kung matatabangan pa kayo. So, ginawa ko na siyang, ano, 3 tablespoons. Ayan. So, ayan ang gagawin natin. Dahil wala tayong, ano, yung parang pang bartender ba. So, gaganyan-ganyan lang natin yan. So, mix lang natin. Yeah, gamitin natin itong parang nag-feeling natin tayo ay nasa Starbucks. So, yan. Para mix na mix siya, ganyan. O, diba? Mmm, yum. So, ngayon, lalagay tayo ng yellow. Ayan. Tapos, lagay natin ang ating gulaman, lahat. Kasi, tayo naman ang iinom, diba? Tsaka ito, favorite ko sa lahat, ilalagay ko din. So, nanigas na siya. Wow, dami. Yum. Pang pa kayo. Tapos ngayon, lalagay lang natin to ating milk tea mixture. So, yan. So, guys, kung meron lang sana siyang, I mean, mas maganda sana kung merong, ang tawag dito, yun nga kagaya sinasabi ko, yung cream cheese my favorite. Yun talaga iniin ko eh. So, yan guys. Look at that. Diba? Yan, natikman ko na to kanina, so alam ko sobrang sarap. So, sobrang dami ng pearl. Nakalang mag-ano. So, magkano lang yung nagastos natin dito. So, siguro guys, gumastos tayo dito ng mga nasa 200 or less than. Pero, grabe guys. Imagine nyo ba kung hanggang kailan tayo magpapakasawa sa milk tea, only milk tea. Kahit araw-araw. Yeah.
So, ayan. Chiden! So, yun na guys. Look at that. See that? Mmm, yum. It's judgment time. Mmm. Yum. Ano na lang pag ang kulang? Yung princess ko. Oh my God, it's my favorite. Mmm. Ito niyan. Ang daming sago. Ang daming gulaman. Isang pa kayo, di ba? Ilang araw natin itong gagawin. Andy, hanggang sa magsawa. Hanggang sa manaba. So, ayun guys, kung di pa kayo naka-like and subscribe sa channel ko, please, like and subscribe. Bye!